Hello mga kapuring, ako po ulit si Ryan and welcome back po sa ating channel. Ngayong araw po ay ipapakita ko sa inyo kung paano po mag-install ng HRB bracket sa ating Fury 125. Ito po ay request ng isa nating subscribers na si MM Gaming 1 month ago. Shoutout ko na rin si Bro Gary Galareta from Olongapo po. And Sir Matt Tarok ng Cebu City. By the way, ang ginamit ko po dito na bracket ay pang Sniper MX 135. Naglagay po pala ako ng flat bar na may dalawang butas para sa tornilyuhan sa may shifter at saka dun sa dulo mismo ng pinaka bracket natin. Then isang flat bar ulit na may dalawang butas para dun sa tornilyuhan ng bracket at saka dun sa tornilyuhan ng ating tail light. Nilagyan ko po ng flat bar para pumantay po yung pagkakalagay ng base plate dun sa grab bar ng ating motor. Kapag nirekta po kasi natin yung tornilyuhan ng bracket dun sa shifter, nakatingala po siya. Make sure nga po pala na yung tornilyong ilalagay nyo dun sa pangalawang bracket ay hindi masyadong mahaba para hindi tumama sa rear tire natin. Tapos yung apat po na tornilyo ng base plate papunta dun sa bracket natin, make sure po na nakatapat siya at fit siya mismo dun para hindi po nakatabingi yung box pag naikabit na po natin. Same sa right side, naglagay din po siyempre ako ng flat bar na may dalawang tornilyuhan. Then another flat bar para dun sa bracket natin sa taas. Diretso po ulit sa tornilyuhan ng ating tail light. Ito po ang itsura niya kapag nakakabit na po yung ating mga flarings. At saka lahat ng mga tornilyo. Make sure lang po na maigpit ang pagkakalagay natin ng mga to para pag tumatakbo po ang ating motor ay hindi po magkalasan. Ganito rin po itsura sa left side kapag kompleto na po lahat ng mga pyesa na nakakabit. Kasama na po dyan yung dalawang slider na kinabit ko sa likod. Nilagyan ko din po pala ng spacer in between ng ating bracket sa taas at saka yung tornilyuhan ng ating tail light. Yan po yung pinaka-itsura or pinaka-tindig ng HRB bracket na ating kinabit. Sinama ko rin na po pala sa video na to yung pagkabit ng slider na malapit dun sa ating HRB bracket.
ginamit ko po dito ay yung CNC slider na Raider R150. Meron siyang apat na parts, yung pinaka engineering plastic, tapos tornilyuhan, and dalawang spacer plus yung mahaba po na stainless 10mm bolt natin. Pag na-assemble na po natin to, pwede na po nating ikabit gamit yung ating 10mm na socket wrench. Napakadali lang pong ikabit nito. Bali, plug and play na po siya. Kapag mahigpit na po yung ating mahabang tornilyo, pwede na po nating ilagay yung engineering plastic sa labas. Yun yung pinaka slider ng ating motor sa likuran. Ganyan po itsura niya pag nakakabit na siya. Although, I'm not sure kung matibay siya. Pero, hindi ko pa naman po nasusubukan. Same process po sa right side. Bali, assemblein po natin yung dalawang spacer, tornilyuhan ng engineering plastic, and yung mahabang stainless 10mm bolt. Gamit po ulit tayo ng 10mm socket wrench sa pagkabit nito, and make sure po na naka-align yung tatlong spacer bago natin higpitan, tsaka ilagay yung engineering plastic na pinaka-slider. Stainless po pala yung ginamit ko ditong bolt para hindi po siya maputol in case na may slide tayo. Although, again ha, hindi ko pa nasubukan kung matibay talaga siya. Ito po yung itsura niya pag nakakabit na siya, kasama yung ating HRB bracket. So basically, mukha siyang slider talaga. Although tingin ko pag tumumba tayo, ang unang tatama is yung
foot peg ng ating full shifter. Salamat mga kapuring. Hope na gustuhan nyo po ang ating video today. And please like and subscribe po sa ating channel. Thanks for watching!